Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga bukid na kapanood at magandang hapon sa ating mga mahal na OFW. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Magandang hapon sa lahat ng viewers, subscribers at mga sponsor. Sa hapon pong ito, mga kalingap, ay dadalawin po natin muli ang batang si John Martin, ang batang nagbubuhat ng buko, ng isang sakong buko para ipampakain sa kanilang mga alagang baboy. Tara po, mga kalingap, samahan niyo po ako. Daanan, mga kalingap, yung mga ginagawa ni John Martin. Yung mga panahon na hindi po si John Martin nakapasok mga kanina. Ito po yun. Pinagtsagaan po nilang gawa ng bako ditong bahay na ito. Ayan po. Antayin natin kung darating si Bosing yung kanyang tiyahin. Opo! Opo! Tao, asan na kaya si Pusing? Opo! Hindi ito mga kalingap. Saka sila. Ganito po kahirap. Ganito po kahirap ang trabaho natin mga kalingap. Kailangan natin dito. Para natin po ito. Tuloy ha. Baka matrix packing ako. Alam mo naman eh. Eh,
alam mo naman si Bose, yung laki ng respeto ko kay Bose dito. Kaya, siyempre, kumapasok ka na, magpaalam ka. Tapos pa. Saan naliligo si Bose? Ay, kumusta naman buhay mo? Ayos ka na dito? Wow. Grabe si Bosing. Afternoon, sir. Oh, good afternoon. Oh. Kumusta ka na, Bosing? Okay lang po, sir. Okay na yan. Okay na, Bosing. Tayo lang. Wala na po dito yung bata. Ay, wala na? Wala po. Anong nangyari? Pinuha po ng nanay. Akala ko ayaw mo ibigay. Ayaw ko nga po ibigay kasi pinayagan ng tatay na pasamahin doon sa nanay at ibabalik daw po doon sa bahay nila. Sa babae nila? Yan po sa barangay site. Barangay site? Yung barangay site. Kamagong? Opo. Di ba kasanan niya, Kamagong? Opo. Barangay site. Opo. Sa dulo niyan, si Rosmang Rone. Opo, sa una-unahan lang po. Doon ang bahay nila? Opo, nababa po pa ganyan. Sa dulo din ang pababa na ganyan. Barangay site, okay. Doon binalik si Jan Marte? Opo. Hindi ko lang po alam kung ibabalik dito. Oo. Kasi pagtatrabahuin daw po yata yung kapatid na 16 years old nga. Pagtrabahuin na nung nanay? Nung tatay po at gusto yung paaralin niya. Oo. Ay, hindi ba nag-aral? Hindi po. Kaya? Para daw po makapagtulungan. Oo. Na para makapag-aral daw po yung kapatid. Oo, so anong nangyari nga? Binawi man? Ay, binawi po sa akin si Marte. At ayaw nang dinidisiplina po ay. Bayang, hindi ko naabutan. Inahanap ko kasi may mga darating na padala sa kanya. Alam mo naman, may mga sponsor pa. Sayang naman kung hindi ko parating sa kanya. Kaya nagbalik ako rito para ano. Ano niya po sigurong ibigay doon sa kanila doon sa bahay nila? Sa site, barangay site. Anong pag kilala yun sila doon? Opo, kilala po. Yung pag sinabi si Jan Mark, kilala po yun. Kilala. Kay Manong Roni doon po sa dulo. Kay Manong Roni ito? Opo. Tapos unahan po te. Unahan po kayo yung pinakadulo pong may iskinitang pababa sa dulo. Ang pinakadulo, iskinitang pababa. Doon ang bahay ni Jan Mark. Nag-aaral pa ba yun ngayon? Nag-aaral po. Kaya lang, tawag dito. Masyadong, hindi ko lang alam kung naasikaso sa ng kapatid na masyadong dala yung kapatid na pangalan. Yung nanay, asan ang nanay nun? Andun po sa asawa niya. Sa unahan po ng Pambuhan. Tarong? Banda lang po yung Pambuhan. Yung sumunod po sa Pambuhan, Pambuhan sunod. Ang alam po, Tarong yun? Kalagitnaan po. Kalagitnaan. Tapo mag-tarong. Okay. Doon nakatira yung nanay. May ibang pamilya na. Kaya nga po si Martin nung umalis niya, napunta po dito. Oo. Ano sabi sa iyo? Ay, wala naman po. At yung tatay ko ang ano. Pagdating kinabutan dito ng tatay ko, ay saka po yun kinuha ni yung tatay. Ngayon nung matrabaho na po kumuha, yung tatay. Umuwi yung tatay? Opo, umuwi po yung tatay. Kasi nga po nagkawatak-watak yung pamilya. Oo, nagkawatak-watak. Kawawang tatlo. Oo. Ngayon po, pagdating nung tatay, kinuha si Marte. Pero po nung sabi sa akin na ate kung pwede, iwan ko si Marte sa matrabaho. Kaya po, inab, nabalik. Baka din marinig. Yan. Eh, nung kinuha nung tatay, siya mismo ang kumuha dito sa iyo. Siya po kumuha, tapos siya din po nagbalik nung matrabaho na. Oh, tapos wala na ngayon. Ngayon po wala kasi sabi na naman nung tatay, subukan daw po na ipagkatiwala doon yung anak niya. Sa anak na panganay. Oo. At kasi daw, binibinta daw namin si Bante sa inyo. Binibinta ko sa akin? Oo. Tinutulungan niya. Ang iyo, tulungan. Ang akin, tutulungan. So wala naman tayong masamang ginawa. Di ba?
Napanood na pala nila yung vlog ni Marte. Napanood daw po ng mga taga anong mga kababayan. Kasi sikat dyan. Sikat ang Kalingap diyan, yung anong kay Mang Rone. Sikat si Mang Rone sa Kalingap, baga na pagsikat niya dyan. Yung kanyang panikuan. Oo nga. So, bali, dito pa rin ako. Pagi pa rin ako ng pangano. Ayuda mo. Siyempre, pagpapasalamat sa pag-alaga mo kay Jan Marte. Ayan po. Pagpasalamat, hindi ito ano, hindi ito masama. Bilang kaibigan tayo, di ba? Napaka-ano naman yan, sir. Natural. Barkada tayo. Natural. Hindi, kasi kami, busi, pag hindi kami magbigay ng, sa, tawag nito. Tulong. Tulong. Oh, tulong doon sa mga kinakausap namin. Kami ang ibabas. Oh, kaya pagdamutan niyo na lang, ito talaga ano. Okay na lang kung kami ni Mark, Jan Marte, hanapin ko rin, bibigyan ko rin. Maraming salamat, sir. Ang gusto ko lang mangyari ng bata niya, naawa talaga. Balik dito sana. Ibalik sana. Kasi wala po talaga magiging dito. Ay, yung mga kapatid kasi binata. Ay, binata po. Mga minor di edad. Ay, ano pong gagawin nila doon sa isa? Kaya. Oo nga, yung unang dating doon, asika-asikasuhin nila yon. Ay, paano po yung mga ibang araw na hindi ko, yung pagkagising mo, nagkalat na. Kaya nga. Ay, dito po ay disiplinado po ay napapalo ko nga po kada disiplina. Ang gusto ko po ay mabuhay at lumaki matino. Baka mayroon silang naging ano, nakita nila na nagbibigay ng tayo, nagbibigay ko ng pera pang tulong. Para kay Jan Marte. Baka yun ang dahilan. Ay, sabi ko naman po kay Marte, alam mo yan. Oo. Marte, ikaw, ayan, binigyan tayo ngayon. Oo. Marte, bukas, anong gusto mo? Oo. Ay, ayaw ko po na yung pera sa akin. Kasi hindi naman po akin yan, ay. Hindi ka naman, hindi mo naman kailangan pera. Marami kang pera, busin. Ay, why? Ang yabang naman, sir, kung sabihin kong, hindi naman ganun, sir. Kaya humble lang. Hindi naman mayabang. Ayaw ko man, sir, talagang pakialaman yung kanya. Saka nga, plano nga namin, sir, ganito. Pag binigyan ka ni sir ng malaki, ibabang ko natin sa pangalan mo. Oo. Mahanap ko, kunin mo ako yung ano mo, yung kanya. Kasi hanapin sa akin yun, na yun, yung mga taong gusto mong sponsor sa kanya. Kasi nga, nakilala talaga yung bata. Ngayon, kaya ako nagbalik dito dahil siyempre nga, magbigay tulong. Pero ang kalungkutan, nakakalungkot dahil wala na pala siya dito. Wala po siya dito. Pero kung pwede mo naman po siguro ibigay doon, kaya lang, kawawa din si Marte doon. Wow. Kasi hindi naman maiipon yung para kay Marte. Sa totoo lang. Oh. Alam mo na. Hindi po ba, sir? Ano na lang. Kausapin na lang yung tatay at nanay. Kung anong may tulong ko, punta ako. Para sa kapakanan ako ni Jan Marte. Para masipag yung bata eh. Masipag. Eh, hindi kaya nyo, hindi kaya ng ibang bata yung ginagawa niya. Tinuturuan ko po siya kasi hindi naman po kami mayaman. Kailangan namin magsipag. Kita niyo kahit ako. Oo. Diba? Diba? Kahit pinga siya o dalawang tubig. Grabe. Ang lakas. Iyan ay trabaho ng lalaki. So, bisexual ka lang naman pero kinakaya mo pa rin. Pili ba ko? Sanay na po. Oo. Sanay na po. Tama. Kaya nga po siya tinuturuan ko siya ng kasipagan, pag-ipon, pag-ayos ng sarili, ewan ko. naging ano dito yung siguro nanay. Pero po, ang masakit, iiwanan din siya ng nanay. Opo, kasi yung nanay po umuwi sa kanila. Yung anak po iniwan dito. Iniwan sa mga kapatid. Yung mga kapatid naman, may isip na ba na maalaga ba nila yung kapatid nila? Yung pangalawa po, ayaw mag-alam kay Marte kasi ang katuwiran niya, hindi ko kaya tita mag-alaga kay Marte. Oo. Yung isa naman, gusto po nun si Marte. Yung panganay? Opo. So, ano naman trabaho ng panganay? Wala po. Wala din? Kagadwet-wet lang po ng grade 12. Grade 12. So, meron siya trabaho, wala siya trabaho ngayon? So, umaasa na lang sila doon sa padala ng kanilang tatay? Sa padala ng tatay. Eh, malaki bang kinikita ng tatay? Sir, dahil po ang padala lang naman sa totoo lang yung sinusustento sa atin dito ng tatay 1,000 lang naman. 1,000? Opo. Maganda pa i-vlog kasi may pa 1,000. may kung isa isang buwan mayroon pang 4 na vlog. Oo, mayroon pang 4,000. Mas maganda pang kikitain ni Jan Marte sana. Kaya nga po yung kakulangan ng tatay
na po yung pinupunan mo? Pinupunan ko. Oo. Katulad po niya, nagpadala nga ng pagpa-eskwila. Yan, ibabaga, yung pambili ng t-shirt niya ba sa ka-shirt. Wala man pa na pang notebook, pang ganon. Ay, di ako. Ikaw na, Ay, nakakatawa. So, kaya anong mensahe mo doon sa kanila? Ay, sarap kung mag-aral siyang mabuti. At saka kung gusto niya, ay kung ako sa kanya, bagmalik siya dito. Kasi para maging ayos yung buhay niya sa kayong ano ninyong dalawa din. Eh pero kung ayaw niya na, ay hindi ko siya pipilitin. Bilang ikaw ay guardian, ikaw ay nag-aalalay lang din sa kagustuhan nila. At saka nag-aalala din. Doon sa nanay, anong mensahe mo sa nanay? Ay, sa nanay po, ayusin niya yung buhay niya. Hindi ba ayos? Ano naman siyang ibibigay sa pamangkin ko eh. Ibibigay sa pamangkin ko, uwi siya doon, babalik siya dito, titignan niya yung mga bata. Wala man lang inabot. Eh, hindi ko po sa kanila alam. Eh, kasi kung silang mag-asawa, kahit sila naghiwalay, kung nagtutulungan sila para sa mga anak nila, hindi magiging mahirap sa buhay ng mga anak nila. Okay lang na magkanya-kanya tayong pamilya. Kasi ikaw nga, bilang ikaw ganyan, napatapos mo anak mo. May magandang trabaho na sa Ayala po ang anak ni Pusing. Sinikap ko po yan. Talagang maano to, maalaga sa anak. Meron siyang anak na napagtapos na. Sa ang plano din sana niya para kay Jan Marte ay mapatapos at matulungan. Matulungan. Kahit sinong pamangkin ko dyan, kinukuha ko sila. Ayaw. Ay, hindi po malaki kasi yung labay mo, Busing. Ay, hindi po. Sabi na, hindi naman nila alam na kritikin ka lang. Better lang ako. Hindi ko po pinag-aanoan. At saka nandito po ako, kasi nga yung tatay ko, binabantayan ko. Binabantayan mo rin, dalawa ka binabantayan mo. Nakita ko tatay mo, nagtutungkod na pala. Opo. Nung isang hapon na umuwi ako, ito tatay ni Busing, nakatungkod na. Opo. Parang matapang ah. Matapang. Matapang po. Kaya nga natutuwa ko dun sa batang yung kasi sasabihin niya sa akin, tita, ayun na si Lulu. Hago na. Dun sa tatay, anong mensahe mo? Yung pinsan ko po. Mag-ayos din siya sa trabaho niya at yung kanyang mga anak. kung ako naman, okay lang, ibalik niya ang anak niya. Nasa kanya. Hindi niya ibalik, nasa kanya din niya. Pero masasabi ko lang sa kanya, kawawa anak niya. Anong mas mensahe mo sa mga viewers na nanghihinayang? Ay, maraming salamat po sa inyong mga viewers. Kalinga Prab, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na Kuya Bal. Kasama, Kuya Bal. Maraming salamat po. Doon sa panghihinayang nila na nawala sa iyo si Jan Marte, anong masasabi mo? Babalik yun, sir. Babalik yun dahil lalpag na ang bata, alam mo naman, nag-aalaga yung kuya. Yung kuya din lalaki, alam natin na trabaho din. Ang kahinaan ng bata ay pagkain. Yan na nga po ang sabi sa akin. Hindi ako dito kita aalis kasi hindi ako dito nangyayon. Dito tita, pag sinabi kong yung tinapay lagi niya sir, inaabangan kaya nakita niya po. Ilagi yan sir eh. Nag-abang siya dyan, duman ako. Opo. Eh sabi ko, ay meron akong lakad din noon kaya din ako nakapunta. Yan po, pag ano niya, narinig niya, tita, 4:30, may tinapay na. Kaya, so, maraming salamat, Busing. Maraming salamat po. Nalungkot ako dahil nawala si Jan Marte sa'yo. So, sana isang araw, makita kong bumalik siya sa'yo. At ako naman eh, dumadaan-daan lang palagi rito. Nagpaano naman po yung... At dadalawin ko rin doon sa kanila. Opo, nandyan po sa site na yan. Alamin ko rin yung kanyang panig ng mga kapatid ko. Anong dahilan? Ako naman dito ay daluyan lang. Tagapamagitan. Kaya, salamat na marami! Sir, salamat sir. Salamat. Boss, maraming salamat. Salamat. Uwi na ako. Ingat po kayo. Salamat. Ingat po kayo. Salamat. Maraming salamat po. Okay. Salamat po maraming talaga. Yan po si Pusing. Yan, hanga ako dyan sa pag-alaga ng kanyang anak. Meron ka ng bagong anak. Ay, ano po yan? Palaki mo rin. Galing mo talaga po siya. Pinauwi ko lang po na po akong kasama. Yung fiesta po. Magapunta po kayo sa fiesta. Siya ilan? October 14. Ha? October 14. Sige. Maadaan naman ako dito. Dito man lagi ako nag-vlog. Maraming salamat po, sir. Oo. Salamat, Busing. Opo. Sige. Kami mga kalingap.
nakakalungkot na John Marty po ay nawawala. So, hahanapin ko po si John Marty para sa inyo, mga kalina. At sa mga viewers, huwag po kayo makalala. Kung anong gusto nyo para kay John Marty, ibibigay po natin para kay John Marty. Kung inyong ipag-utos, kung ano man ang ipag-untos nyo kay Dr. Love, susundin ko po, mga kalinga. Nagpasalamat ako sa kanyang tiyahin, sa pag-alaga niya kay John Marty. Pero meron din yung other side of the story na tinatawag ito. Aalamin din natin kay John Marty ang katotohanan doon sa mga istorya na ito. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal na ibinahagi kay Erica Alpon Vlog. Maraming salamat muli sa pagmamahal at pag-subscribe kay Erica Alpon Vlog. Maraming salamat din po sa patuloy ni pag-subscribe kay Ann Boutique Channel, kay Catherine Official, kay Kalinga Pro, kay Mara Mara 77. Maraming salamat po at sa patuloy niyo pagmamahal na ibinahagi niyo po sa kanila. Maraming salamat din po kay Virador, patuloy niyo pong subscribe at suportahan. Ganun din po si Batang Hamok. Maraming salamat din po sa pagmamahal na iniukol niyo kay Kuya Bal Santos Patubang. At Edna Vlogs, ganun din po kay Kalinga Vlog. Hanggang dito na lang po ako. Jesus loves you. God is good. All the time. Bye-bye.